Hi guys, today i-share ko sa inyo yung May perfume favorites ko and mag-start muna tayo dito sa Chanel, Bleu de Chanel Eau de Parfum. Nasa mali siyang lalagyan kasi this is the Allure Sport, Home Sport na lalagyan, pero yung pinaka-vial niya is yung Bleu de Chanel na Eau de Parfum. Kasya naman siya kasi. So eto, this is powdery sweet na citrusy. Pero mas lamang yung pagka-powdery niya. Yung Parfum, ginagamit ko din. Pero kasi si Parfum, mas powdery, mas sweeter. Pero mas woody siya sa dry down. Parehas silang itong Parfum, or Eau de Parfum, tsaka yung Parfum. Gusto ko siyang ginagamit ng husband ko. Pero itong Eau de Parfum, mas minsan ninanaka ko sa kanya. Kasi ang ganda nung pagka-powdery niya. All year round, pwede siya dito sa Philippines kung babae yung gagamit. And may pagka-girl boss siya. I think signature worthy siya. Hermes na Eau de Citron Noir. This is a different take ng citron na pabango or citrus na pabango. Citrusy, pero may pagka-sharp siya. May pagka-parang dahon ng citrus. Gusto ko yung sharpness niya. May slight na woodiness din siya. Kaya nga siguro noir. Noir. Pero it doesn't mean na malakas siya. Mahina pa rin siya. And may slight na pagka-powdery din. Of course, good for everyday because citrus na pabango. Safe siya sa daytime. I think pwede rin siyang maging parang signature na scent. Good for office kasi hindi siya makaka-offend. And nakalimutan ko na kung pang lalaki lang siya, pero gustong gusto ko siya because of yung parang sharpness nung parang citrus niya, because of yung parang sa dahon yata, may kasamang parang dahon. Medyo parang mas stronger yung personality niya. I mean, nung gagamit sa kanya, kasi hindi siya yung the usual na citrus na pabango. Acqua di Parma, Fico di Amalfi. This is nice. Amoy mo yung fig. Hindi siya fruity na fruity. Para siyang fig na hindi super hinog na hinog. And then, familiar ako sa fig because we've rented a house before sa France na surrounded by fig trees. And nung time na yon tagbunga niya. Kaya actually, kumukuha ko ng fruit. Hindi ko na nga siya hinuhugasan. Kinakain ko na siya. So alam ko yung amoy nung dahon, nung puno, nung fruit, nung fresh na fruit. So, amoy fig. Kasi yung fig, meron siyang parang dating na pagkakakas. Coconutty yung amoy niya. Actually, sa dry down, may pagka-green to yung amoy na fruity, pero hindi fruity na fruity. Sabi ko nga, hindi siya parang hinog na fig na may pagka-coconutty. Amoy mo yung parang tree or yung dahon ng fig kasama siya. Pero sa dry down, para siyang kapatid ni Wood Sage and Sea Salt ni Jo Malone. Meron siyang ganung dating. I think, I'm not sure, parang yung hindi ko mahanap kung alin dun eh. I need to, pagtabihin silang dalawa. Pero nung gamit ko siya, meron siyang whiffs na parang ang dating is gumamit ako ng Wood Sage and Sea Salt except nalagyan ng fig. And I think yung coconut na part, kasi meron din yata si Wood Sage and Sea Salt, nakalimutan ko na. Pero meron silang hawig sa dry down, pero hindi parehas na parehas. Basta meron siyang whiffs lang siya na ganon. Kung gusto ninyo si Wood Sage and Sea Salt from Jo Malone, I think magugustuhan din ninyo itong si Acqua di Parma na Fico di Amalfi kasi para siyang version ni Wood Sage and Sea Salt na nalagyan ng fig. Jo Malone, Basil and Neroli. Ginamit ko to, medyo umuulan. So medyo, hindi naman siya mainit na mainit, hindi rin siya malamig na malamig. Medyo kasi may issue ako dito sa Basil and Neroli. May something sa kanya sa dry down na medyo hindi ko gusto. Pero, nung time na ginamit ko to, hindi ganun kainit kasi nga umuulan. Ang nice niya, mas na-appreciate ko siya. I think pag sobrang init, masyado siyang sharp. Pero pagka malamig, may note siya na, I think it's the basil, may note siya na parang malamig din, if that makes sense, na ang fresh pagka sa umuulan. I think I need to wear this pa sa mainit na weather para mas matest ko siya, mas mapaglaruan ko siya. Pero so far kasi, mas gusto ko siyang ginagamit ng hindi super init na init. Pero pag inaamoy ko siya dito sa paper, nakikita ko naman siya na mabango din siya sa mainit na weather. Pero ayun nga, may something very, very sharp sa kanya na pagka sa sobrang init, medyo masyado siyang gumuguhit. Pero I enjoyed this nung ginamit ko ng medyo umuulan.
Now, this one is a decant. Actually, meron akong bottle na padating na. And this is from Goutal Paris. And this is Petit Sherry. And this is, I think, the Eau de Parfum. Kasi nung in-spray ko to, nung ginamit ko to, nakamask ako, naaamoy ko pa siya. Meron siyang Eau de Toilette na version, pero I ask kung ano tong pinadala sa akin kasi I think it was the Eau de Parfum because malakas siya and I was right, it was the Eau de Parfum. Eto siya, sample lang siya pero it's a very generous sample na talagang na-enjoy ko siya. Actually, marami pa rin siyang laman until now. Very soft, parang easy to wear, pang everyday. Actually, ginagamit ko to pang grocery. Pero ang bango niya, may pagka parang baby cologne yung dating niya, na medyo elevated ng konti, of course. Medyo mas pinagandang klase. Easy reach. Oh, ang bango, parang sweet floral, almost. Para talaga siyang pabango ng baby. Could be a signature scent, could be worn everyday, pang office, pang school, maganda to. Ang safe nitong pabango na to, and it is, I think, one of the best sellers back in the day. I'm not sure now kasi mas marami nang lumabas na bagong scents si Goutal Paris, pero back in the day isa to sa best sellers ni Goutal. Basta yung Mediterranean na version nitong A Garden Collection, very vegetal, very green, para kang nasa vegetable market. Ganun yung dating niya. Kung gusto niyo yung ganitong klase ng amoy, may enjoy mo siya. I like it. May pagka-fresh sa kanya. Feeling ko nasa Baguio ako. Feeling ko nasa palengke ako ng umaga. Yung bagsakan siya ng gulay, bagong dating yung mga gulay. Pero mabango siya, guys. Kung i-research mo siya, ang daming may gusto nito kasi very green. Pero kakaibang klase siya ng green. Fresh, green. Medyo parang maaamoy mo rin actually konti yung dagat. Parang ganun, halo-halo siya. Pero it's more on parang vegetal na klase siya ng amoy. Yung next na scent na imi-mention ko, medyo kahawig din niya ng konti. And this is the Diptyque Lombardons na Low. Meron din ako ng Eau de Parfum nito. Pero, mas gusto ko yung freshness nitong low. Oo, halos magkahawig sila. Parehas silang green. Mas sharp lang yung amoy ni Lombardons. I think the difference is may something citrus si Lombardons compared dito kay Hermes. Pero kung gusto mo si Hermes, si Mediterranean, magugustuhan mo si Lombardons. And kung gusto mo si Lombardons, I think magugustuhan mo si Mediterranean ni Hermes. Pero halos iisa lang yung amoy nila, ang difference lang is, yun nga, medyo mas citrusy sharp si Diptyque, si Hermes. May slight powderiness and may slight na sweetness. Pero ang una ko kasing na-experience na medyo ganitong klaseng amoy is si Lombardons, si Diptyque. Another one from Diptyque, and this is Dosson. This is a beautiful tube rose floral na pabango. Yun lang. Kung gusto mong mag-amoy feminine na feminine, ganun siya. Ang ganda niya, guys. Actually, si Eau de Parfum, hindi siya masyadong tumatagal sa skin ko. Mas lumalabas, mas naaamoy sa Eau de Toilette. Pero etong Eau de Parfum, mas sweeter siya. Mas parang something fresher si Eau de Toilette. Mas personally gusto ko yon. Pero ito yung ginagamit ko last month. Kasi siguro gusto ko siyang laruin. Gusto ko siyang mas maintindihan, mas ma-experience yung difference nilang dalawa. Kasi halos parang parehas lang yung amoy nila. Ang bango niya, this is very creamy na tube rose. Ang simple lang, pero ang ganda, ang elegant. Maganda tong bridal na pabango kung gusto niyo yung tube rose floral, sweet floral na pabango. Pero kung gagamitin niyo siya as bridal na pabango, you have to test both the Eau de Parfum, this one, and the Eau de Toilette. I-check niyo kung ano yung mas magpo-project sa skin niyo, mas maganda yung kalalabasan ng amoy. Sa akin, parehas silang mabango, mas sweeter lang si Eau de Parfum, and mas parang something, I don't know, mas parang fresher yung dating ni Eau de Toilette. Pero I love them both. And since hindi masyadong tumatagal sa skin ko to si Eau de Parfum. So what I do is si Eau de Toilette ang ini-spray ko sa skin. And then si Eau de Parfum yung ginagamit ko sa clothes. Ito na rin yung pinang-re-retouch ko during the day. Pero ang ganda-ganda niya, guys. For someone na hindi masyadong mahilig sa floral na pabango, I don't know why. I really appreciate this. Ang ganda niya.
may something na parang ang classy sa pagkakatimpla sa kanya. Amalfi Sunray from Zara Emotions. Fresh, citrus, parang nanuko, parang baby cologne, parang Tom Ford na Neroli? Neroli Portofino nga ba? Ang happy niya, ang daling gamitin, parang gusto mo lang ng something easy reach, easy to wear, parang baby cologne, fresh, not that expensive, pero at least medyo maglalast ng konti kasi hindi siya baby cologne talaga. This is really nice. Mahirap na siyang hanapin because this is from matagal ng collection ni Zara, collaboration with Jo Malone. Pero kung makakahanap pa kayo nito, this is I think worth buying. Ang ganda-ganda niya, guys. My Way from Giorgio Armani, and this is the Eau de Parfum. Isa pa lang naman yung My Way ko. Hindi ko rin sure kung, I think may lumabas ng bagong My Way. Meron na yata. Nung ginamit ko to, sabi nung husband ko sa akin, alam nyo, sa dami kong pabango, nasanay na siya na marami akong ginagamit na pabango. Pero bihirang-bihira yung nagsasabi siya na, oh, you smell nice. Somebody smell nice. Bihirang-bihira yon. And it's one of these perfumes na napuri niya ako. Although, ang fruity sweet nito, and he is someone na ayaw ng matamis na pabango. Pero, nasabihan niya ako na ang bango nito. Gusto niya tong amoy na to. This is grape. Ano ba yung nireview ko na grape din? I think the Lontardy. Na sabi ko, grape fruit na pabango. Baka isipin ninyo grapefruit. What I mean is grape na fruit. So, ganon din to. Naamoy ko yung grape. Actually, to make it simpler, favorite ng husband ko yung Ribena. If familiar kayo dun sa drink na yon, and may pagkaamoy Ribena siya. It makes sense. Kaya gusto niya tong amoy na to. Fruity, sweet, pero may something sa kanya na babaeng babae, medyo mature ng konti, hindi pang batang pambata, parang ganun. Actually, kung babasahin mo yung review nitong My Way, lalo sa US, ang daming gumagamit nito na maraming nagko-compliment sa kanya na sa kanila na yung experience nila may lumalapit pa and nagtatanong, ano yung gamit mong pabango? I will buy that for my girlfriend. I will buy that for my wife. Kasi ang bango niya, hindi siya yung ine-expect mo na, oh, bibilin ko siya kasi ang ganda ng review. Tapos maamoy mo siya, ha? Parang juice lang. Grape na juice na matamis. Pero may something talaga sa timpla niya, guys, na ang ganda. Medyo, babaeng babae, hindi ko kasi mahanap yung tamang term eh, kasi hindi naman siya sophisticated, hindi rin naman siya classy, pero ang ganda ng pagkakatimpla sa kanya. Ang ganda nito pang date, even ginamit ko to daytime eh, so control lang yung spray pag daytime kasi medyo matamis siya and medyo malakas siya. So medyo tipid yung bote nito kasi konti lang, malayo na yung haabuti niya. Pero sa gabi, maganda to pang date. Maganda siya sa malamig na weather, pero ulitin ko, ginamit ko siya daytime, medyo mainit. Kinontrol ko lang yung spray. Last bottle, muntik ko pang makalimutan. This is the Jenny Glow, Freesia and Pear. Bakit hindi yung Jo Malone? Bakit yung Jenny Glow? Because, gusto ko yung bottle. Merong something dito sa spray na Jenny Glow na, I don't know, mas parang sweeter ba siya? Mas hindi ganun ka tapang yung, hindi ko sure eh. May something sa kanya na parang mas lighter and mas fresher compare sa Jo Malone na, ano ba, English, ano ba, Pear and Freesia na version ni Jo Malone, nakalimutan ko na. Mas parang fresher siya, mas parang powdery, mas parang sweeter. Mas, actually, na-complimentan ako nung gamit ko to na ang bango ko daw. Akala nga yung anak ko yung mabango kasi para siyang cologne lang. Pero actually ako yun, baka kumapit na rin sa anak ko nung ginamit ko siya. Need to compare it pa sa Jo Malone kasi may something sa kanya na slightly iba na mas gusto ng body chemistry ko. Kaya I end up buying yung perfume version nitong Jenny Glow na Freesia and Pear. Kasi I think yung sa Jo Malone na version, medyo amoy alak pa siya sa akin. May ganung effect si, I think English Pear and Freesia, kung hindi ako nagkakamali. Medyo nagbo-borderline amoy alak siya ng konti. Whereas itong Jenny Glow, wala. Parang fresh, powdery, pear, maamoy mo yung pear, maamoy mo yung floral, pero it's not that floral na floral. And hindi siya amoy alak sa akin. Although mabango pa rin naman sa akin yung Jo Malone, pero may something sa chemistry nito sa skin ko, itong Jenny Glow, lalong-lalo itong spray. Hindi ko pa na-try sa skin ko yung perfume na version niya, kasi kabibili ko lang. Pero etong spray, nag-backup ako ng isa pa, kasi
kasi ang ganda ng chemistry niya sa skin ko. I would probably say na same with My Way, well complemented sa akin din tong Jenny Glow na Freesia and Bear. Hindi ako na complementan dun sa Jo Malone. Weird. So which means may something na iba sa chemistry niya sa skin ko compared dun sa Jo Malone. Ayan na guys, yung May perfume favorites ko. I hope nakatulong sa inyo to. I hope may nagustuhan din kayo dito sa mga pabango na to. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!